Okay guys, ngayon guys, pakita ko sa inyo kung paano mag-adjust ng nag-malfunction ng thermostatic expansion valve. Ngayon ito. What happened? I charged. But still 15 and high pressure 300. Switch on. So I switch off. I'm waiting for it. Switch on. Sabi kasi ganun yung guys ng kasama ko, undercharged na doon yung unit na to. So sabi ko, sige, pagkaan mo lang doon, saka susunod ako. Ito yung nangyari guys. Ang taas na, ang birahe, tapos yung discharge pressure din guys, mataas. So titingnan natin, 15-16 lang yung low pressure. Ngayon guys, barado yung or hindi nagbubukas yung thermostatic expansion valve. Tinignan natin yung ano niya guys, yung sensing valve. Maayos naman yung location niya, maayos naman kadikit doon sa suction line. So ngayon, pakita ko sa inyo kung paano tayo mag-adjust, magbukas. Ito guys, pwede mo gamitan ng adjustable, pwede mo rin gamitan ng plier. Yung pakaliwa guys, yan yung pabukas. Yan. Pabukas to. Kung pakanan guys, yan yung pasara. So ngayon, nagpara tayo, so bubuksan natin pakaliwa. Yan. This is the one, huh? Yeah, that is. This is for that one. The red one. And this one is the two compressor. This is the I tell you sensing valve. Sensing valve. Yeah, there is a prion inside. Going here, this is small pipe. Direct to the head, same like this. And there is a diaphragm inside. If diaphragm, if the inside refrigerant for this sensing valve can sense heat from this pipe. That's why he speaks like that. And since heat, so the pressure of the refrigerant inside the sensing valve will rise. And then push the diaphragm there to open the. There is a bulb like this inside. Like that open, like that close. Close. There is a spring. Because of the pressure of the refrigerant higher, push the diaphragm to go down and open the bulb. That is the principle of that thermostatic expansion valve. So ngayon guys, kunan natin tong nameplate ng expansion valve guys para makabili tayo. Makasira na yung ano nito guys, mechanical sa loob, o kaya hindi na gumagana yung ano niya, diaphragm niya. So iligtis muna natin tong binuksan natin na expansion valve, baka may leak. Tsaka natin i-restart guys, titingnan natin kung ayos na ba. Okay guys, tama na na. So check natin yung pressure at saka ampirahe. So okay na yung ampirahe guys, pressure din guys, kanina 20 PSI lang yung suction, ngayon 55 na. Discharge pressure guys, 300 kanina, 300 na ngayon. So okay na guys, ganun lang guys pag adjust ng thermostatic expansion valve. So guys, huwag mong kalimutang mag subscribe, pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang gagawin. Thank you guys!